Hello at salamat sa inyong pagbabalik, no? At ito ay yung kung paano naman kayo gagamit ng breakout room, no? Sa inyong pong mga Zoom meeting, lalo na kung para may conferencing talaga kayo na talagang kailangan hiwalay-hiwalay yung topic at sa gayon ay hindi po magulo yung pinaka main session kung saan yun po yung nakikita po natin sa ngayon. Ang gagawin ko ngayon, no, kailangan ko din pala invite yung isa ko pang mga device, no. Sa gayon ay makapag test po talaga tayo, no. Pero bago yan, paano tayo gumawa ng breakout rooms? Well, tulad nga po nung nakita nyo, ginagalo ko nina. Ito po, yung breakout room. Pipindutin po natin yan at may bigla po lalabas na option. Yan. Sabi diyan, create one breakout room. Ibig sabihin, ito po yung mga ilang bang room ang gusto nyong gawin, no? Sa iba ako nagtatype. Ayaw mag-add. So, ang kanyang pinaka tawag dito, pinaka maximum na room na pwede mong gawin is 50. Pero sabihin natin dalawa lang. Ay. Sabihin natin na 7. Ay. Masyado man lang. Gawin natin 5. So, mayroon tayong papipilian. Pwede tayong mag-assign automatically, assign manually, o let participants choose room. Sabihin, ito, assign automatically, yung Zoom mismo yung mag-a-assign sa mga participants nyo po dito kung saang room sila doon sa 5 na gagawin nyo. Yung assign manually naman, syempre, tulad po ng kanyang definition, no, kayo po yung mag-a-assign doon sa mga nasa participants nyo kung saan nyo po sila ilalagay doon sa 5 breakout room. Yan. Ngayon, itong let participant choose room, yun naman ay tulad nga po ng definition po ulit, sabihin nun, yung mga participants nyo, makikita niya yung 5 breakout rooms at makakapili siya kung saan yung breakout room. Well, kaya mas maganda itong assign. Sabihin para randomly, no? Ma-assign niya yun, no? At syempre, yung assign manually, no? Yan. Kayo ang mag-a-assign mismo. Kaya, gawin natin itong assign manually. Pero bago yun, gagawa muna ako ng test account, no? Mga siguro 4 o 3, 2, no? So, ngayon ay makita natin kung paano gumagana yung breakout. So, wait lang po at hintayin po natin siya. Yan. Ngayon, meron na tayong dalawang test participant, no? Test participant 1 at test participant 2, no? Siyempre, kailangan mo pa siyang admit, no? Kasi nasa waiting room siya. Kung ganyan yung settings ng inyong pong account, no? Na kailangan pang nasa waiting room sila at kailangan pang i-update. So, admit natin silang dalawa. Siguro, enough na po muna yan sa ating testing, no? So, yan. Makikita po natin silang dalawa. Ngayon, gawa na po tayo ng breakout room. So, ito muna yung automatic, no? So, ito po yung ibig sabihin niya, no? So, yung Zoom mismo, no, i-divide niya
kung ilan, kung yung total number ng participants dun sa Zoom meeting dun sa breakout room. Dahil lima po yan, yung sinet po natin, no? Eh di, randomly, isa po dyan ay doon sa isang room. No? Siyempre, isang room na. Pero pwedeng dalawa sila doon. Pero parang possible naman natin. Pero try po natin. Create po natin. Create. Yan. So, hindi po sila magkasama. Pero habang kayo po ay nandiyan, ano, pwede nyo po siyang i-assign. Pero may naka-assign na. Pero pwede nyo po siyang i-move. Move nyo po siya sa isang room, no? Or, pwede naman, exchange nyo siya. O, exchange kayo, participant 2. Sa room. Dapat hindi ka sa room 1. Dapat dito ka sa ano, nagkapalit kayo. So, yun. Ayan, nag-exchange po sila, no? Tapos, meron po din yung mga options. Ay, hindi pa pala po pala to bukas, no? Tsaka lang siya magbubukas at mapupunta doon yung mga participants, no? Kapag in-open na po natin yung mga room. So, tignan po natin tong ano, options, no? Meron po dyan allow participant to choose room, no? So, parang katulad po yan nung isang option kanina. Yung makikita yung mga room. Tapos, ito din, allow participants to return to the main session at any time, no? So, pwede sila mag-leave dun sa breakout room po dun, no? At bubalik dun sa main session. Siyempre, maganda, i-check po natin yan. Huwag naman po natin silang ikulong. Baka masakal po sila. Chokla. So, may pahugot pa yan. So, dito tayo naman sa isa, no? Automatically move all assigned participants into breakout room. So, kunyari po ay nakagawa na po kayo ng listahan, no? Kunyari, tulad po ng kanina, no? Automatically assign, no? Yung pinili natin kanina, no? Kapag in-open po natin yan, tapos naka-check po ito, agad-agad po, lilipat po sila sa breakout room. Hindi po, hindi na siya magbibigay ng sign na, oy, dito ka naka-assign na breakout room. Automatic na po, si Zoom, ililipat niya na yung participant na yun dun sa kanya-kanyang mga room na pinili nyo. Tapos kung may mga timer po kayo, no, at limited lang yung time na meron kayo dun sa mga Zoom nyo, or talaga may timetable yung inyo pong mga room, no. Kunyari, pa-exam kayo, no, breakout room, no. Dapat na 1 hour. Tapos na yung mga estudyante dun sa bawat room, no? So, pwede kayong dagdagan niya, no? Gawin yung 90. Ito pala. 90. Sabihin, 1.5. Tama ba? 1.5 hours. Tama ba? Basta sa minutes po yung duration. Tapos, pwede kayong mamili kung mag-notify na, uy, mag-time's up na. Pass your papers, ganun. Tapos, countdown, closing before, no? Na, yan, countdown, kung gusto nyo pa nalagyan ng countdown, kung magsasara na yung breakout room, or hindi, kapag nag-set po kayo ng timer. Pero, kapag clean-out yun naman, no? Ganun din siya, mag-set up din siya ng countdown. So, balik naman po tayo doon sa isa, no? Wag po muna natin yung open. And recreate natin, assign manually. Yan, blanco po sila lahat. Blanco lahat ng mga room, no? Kasi mag-a-assign tayo. Yan. Kung mag-a-assign ka dyan, mapakita dito lahat ng list nung nasa participant sa main session. Tapos assign natin si participant 2 sa room 1. Si room 5 si participant 1. Ay, pero nagkamali ako. Exchange yung pwede. Exchange. Parang katulad po kanina, no? Open nyo lang po ito. Napapakita lahat ng mga participants. Expand. Okay ka nga, expand.
wala lang lumalabas yan kasi wala naman po tao doon sa room na yun. Dalawa lang. Or kung gusto nyo magsamahin sila, mag-sign nyo po sa room 5 yan. Dalawa na po sila doon. So wala na yung sample na exchange kasi wala naman po siyang mag-exchange yan. Silang dalawa na. So yun po. Option natin, yan. Ganun pa rin po. Automatic na lang po natin yan para lahat sila papasok po doon. At yun po ang mangyayari. So, hindi ko pa po natatry yung third option pero parang hindi po good idea yung third option. Maganda kayo na po yung mag-assign mismo. O kaya kung talagang randomly, no, marami talaga yung mga ano tao, pwede nyo pong assign sila sa kanilang mga rooms. Pwede nyo ba po siyang palitan? Testing area. Testing. Testing. Questing. Testing area. Yan. Pwede pong ganyan. Tapos, open natin. Open po natin yung room. Yan. Pakita po natin dito sa ating screen. Pay defaults. Post po muna natin. Yan, tulad po na nakikita nyo yung isang maliit na border din sa ating recording, no? Yan po yung current screen po natin nung participant. Sino pong participant? Ako si participant 1. Yan. Ako po si participant 1. Yung maliit na border na po yan, no? Si participant 1. Yan po yung screen ng aking Zoom. So, kung i-open ko na po siya, para makita nyo po, i-open ko po siya, no? Yan, open po natin. Automatic po na mag-join ako sa room na pinaglagyan sa akin ng participants na yan. At makikita nyo rin po, yan man. Magbabago po yung ating breakout room. At as a host o co-host, no, pwede kang mag-join sa kahit anong room. Anytime at anywhere po. Tapos, anytime din, pwede kayong mag-close ng room, lalo na kung wala pong timer yung ginawa nyo po. At pwede kayong mag-broadcast doon sa room na yon. Kunyari, last 30 minutes. Ganun. 30 minutes. Ganun. Parang nag-i-exam. Ganun. At pakita natin yung window ng ating ano. Yan po. Nalipat po agad ako dun sa room na room 1. Tama ba? Room 1. Ayan, tama po. Room 1, makikita nyo po, ay, hindi po siya nakikita. Basta makikita nyo po siya, lalo na kapag gamit nyo po yung computer. Okay, room 1. Kung ano po yung pinangalan ng host, o kayo po, host po mismo, dun sa room na yun. Yan. So, ganun po ang pag breakout session, no? At para makita nyo naman po kung ano po yung mangyari kapag tinapos natin yung rooms, no? Kapag tinapos na po natin lahat, no? Close natin. At dahil nilagyan po natin ng timer, no? Yan. May timer pa na 1 minute na magko-close yung breakout room. Tulad mo na makikita natin. Makikita ba ng participant? Oo, oh, ayan. May lumabas po na tao dito na message. No? Kung gusto niya na po mag-leave, pwede naman, pero pwede din naman na hindi. Ayan. Pwede naman hintayin ng participant na maubos yung seconds, no, bago siya mag-leave. Pwede din po yun. So, yun po ang pagsasaayos ng breakout room
sa ating Zoom meeting. At tignan ko po sa susunod kung paano naman pwede ka mag-share ng mga audio or video gamit yung share screen option ng Zoom meeting. Tulad po nito. So, sa muli, hintayin nyo po ang video na yun at habang hinihintay nyo po, please subscribe, like, and share nyo na rin yung video na to para makinabang ang iba sa mga tutorial na to. Thank you and see you guys on the next video. Bye-bye!